pagsa mo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumain niyo rin. Lumalapit po tayo sa dakilang awa, kahabagan, kapatawaran ng ating Panginoon. Araw na mahalaga para sa ating komunidad. Ang banal na misa, ang Eukaristiya, pagsasangayon, ngayon, ng sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo. Naroon tayo na sasaksihan natin ang pag-aalay ni Jesus para sa atin. Ang banal na misa ay hindi ritual lamang ng pagkilos o mga pagtugon. Ito'y naroroon tayo. Nasa harapan natin ang Diyos na nag-alay ng buhay para sa atin. Tumugon naman tayo sa pasalamat. Tumanaw tayo ng utang na loob sa mga biyayang hindi tayo karapat-dapat na tumanggap. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luwa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami sa kanyang loobin at kaisipan upang kami naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasal sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasal ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niya ay siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Mailigtas ba siya ngayon ng pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin sa isa sa inyo,
patnubayan kanawa ng Diyos. Magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang may dudulit sa kanya iyon? Gayun din naman, patay ang panampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking magawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo pa bang patunayan ko sa inyo? Hangal na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Si Abraham ay kinalulugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang inihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Di ay makikita mong magkalapit ang kanyang pananampalataya at mga gawa at nagiging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi sa kasulatan. Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Diyan niyo makikita na binibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Patay ang katawan, hiwalay sa espiritu, gayon ni naman, patay ang pananampalatayang, hiwalay sa mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati ang mga angkan ay pinagpapala. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ang liwanag. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng kusang loob. Magsitayo po ang lahat. Kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa Amang Mahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya muna ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at mabuting balita ang siyang magkakamit niyon. Anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Kung ang katumbas naman ito ang kanyang buhay, anong may babayad ng tao upang mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang kanyang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang magnagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Pati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang kapangyarihan ng panalangin. Dito po tayo nagkakabuklod. Ang ating lakas ay nasa ating bilang. Napakarami po natin. Bagamat kung tinitingnan natin ang ating sarili, sino ba ako? Ano ba ang aking maibibigay? Ano ba ang aking kontribusyon? Kung tayo nagdadasal para sa isa't isa, makapangyarihan kung magkakabuklod tayo, kung magkakasama tayo, kung magkakapatid tayo, kung magkakaibigan tayo, nagdadasal para sa isa't isa. Lalong-lalo na panahon pa rin ng pandemya. Bagamat alam ko, mahaba na ang panahon. Tumatalima at sumusunod pa rin tayo sa direktiba ng Batikano. Sinisikap natin mapagkumbabang Katoliko. Ngunit, tayo'y nagiging isang aktibo at malakas na presensya ng isang komunidad. Instrumento ng kanyang pagpapala. Huwag nating kalimutan ang tatlong layunin. Una, ipagdasal matapos ng pandemya. Pangalawa, ang mga sumakabilang buhay, ipagdasal natin sumalangit nawa sila. At ang ating mga kapatid na tinamaan ng virus, coronavirus, ipagdasal nating gumaling sila. Itong mga objektibo nito, sinasariwa natin at ginagawa natin araw-araw. Sapagkat tayo'y hindi lamang sumusunod, tayo'y nagmamalasakit. Yan po ang diwa ng ating mga pagbasa ngayon. Sulat ni Santiago, unang pagbasa. "Oh, pinupuri kita, Panginoon. Naniniwala ako sa iyo. Sumasampalataya ako sa inyo." Ngunit sabi ni Santiago, "Nasaan yung paniniwala? Merong taong nangangailangan dyan.
Sasabihin mo lang, Brad, sister, ipagdarasal kita. Mangangarap akong gumanda ang iyong kalagayan. Paggagalitan ka ng Panginoon, sabi ni Santiago. Kalakip ng iyong pananampalataya, kasama nito, nagpapatunay na talagang wagas ang iyong pananampalataya kung yung taong nangangailangan nagiging kapatid mo, tumutugon ka sa kanyang pinagdaraanan. Aktual na pagtulong. Hindi lamang laway, hindi lamang salita. At tayo, sa harap ng Diyos, hindi lang yan mga pangarap, hindi lamang yan mithiin, hindi lamang yan panaginip, hindi lamang yan mga inaasam, kung hindi, ang iyong bisyon, nagkakatotoo, nagiging tunay, nagiging realidad, nasasakumpreto, na isa sa katuparan, talagang nangyayari ang sinasambit mo, ang ipinapahayag mo. Kita yan ng mga tao. Bakit mo ginagawa? Pagmamalasakit para sa kapwa. Pagtulong, ayuda, pagkakawang gawa. Yan din po ang diwa ng ating Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Sabi, pahayag ni Jesus, ang anak ng tao, kailangan siya ng magbata ng hirap, mag-aalay ng buhay, papatayin, ngunit magtatagumpay pagkatapos ng tatlong araw. Ano? Di natin maintindihan. Kung nangyari yon kay Jesus, yan ang plano ng Diyos, ng Ama para sa Kanya. Yun din ang plano para sa atin. Narinig niyo yun? Limutin ang sarili? Gising pa ba kayo? At kung gising kayo, ano ang nasa loob ng iyong kukote? Unang iniisip nyo, ako. Pangalawang iniisip nyo, sarili ko. Pangatlong iniisip ko, ang magiging bagay na komportable ako. Bagay na konbinyente sa akin. Ayaw na natin mahirapan. Gusto natin yung mundo ngayon ay fast, quick, automatic, instant. Relax. Chill. We're cool, man. Parang iniiwasan ng hirap. Ha? And pagmamalasakit tayo mga Pilipino. Ang katagang malasakit, malas at sakit. Eh gusto na, karamihan, swerte. Siniswerte ako. Jackpot. Eh sakit. Virus. Karamdaman. Eh pinagsama yon, pinipili yon. May binahagi po ako kasi halos araw-araw ko bilang biyaya ng kapistahan ng Nazareno, 9 ng Enero. Nagsasalo-salo po kami ng iba't iba mga ministry at organization. Binahagi ko po sa kanila ang papasalamat ako sa kanilang kontribusyon. Pagmamalasakit nga. Baka isipin natin ito, nako, matayog at mataas na konseptong Kristiyano, paglimot sa sarili. Hindi ba kasi, mga kolektora yung kasama ko, hindi ba kung ikaw ay nanay, hindi ba kung ikaw ay lola, yung mga anak mo, yung mga apo, hindi naman pare-pareho yan eh.
Sa pamilya, may mahina, may naiiwanan, may mabagal. Di ba tinatawag nga natin espesyal? Kasi laging kinukutya yun eh. Laging niloloko yun eh. Laging pinagtatawanan yun eh. Kung yung anak mo pinagtatawanan, di ka ba makakaramdam? Poproteksyonan mo yun eh. Tao ka ba? Sensitibo ka ba? Manhid ka ba? Bato ka ba? Nasaan ang iyong puso? Kaya ngayon ang pagmamalasakit. Kasi minsan masyado tayong pragmatiko, masyado tayong practical. Oh, yung mundo ngayon. Ayon sa survey, kasi namumuno yung mayoridad, yung nakararami. Sabihin natin 80%. Eh kung hindi ka kasama doon sa 80% marami, naiwanan ka. Alam mo sa misa, Pilipino, Tagalog yung misa, walang English dito. Nakagalo na ba kayo English na misa? Yung pinakamahalaga sa misa, yung tinataas yung kalis at yung hostya. Sinasabi ng English. Paano yun? And for many. Alam niyo yung many? Marami. Pero sa Tagalog, sa Pilipino, para sa inyo at para sa lahat, sa English, many. Ibig sabihin yung many, hindi lahat. Kawawa yung hindi napili. Ano? Eh sa English, meron parang pragmatiko tayo. Eh, ganyan ang buhay eh. Tinatawag yung sa negosyo, write-off. Ano yung write-off? I-write-off na lang natin yan. Eh, sino ba yan? Eh, pwede na natin itsugi yan. Yun ang pananaw. Tayo, kaya nga sa Tagalog, sa Pilipino, para sa inyo at para sa lahat. Kaya nga pagdating ng langit, sige, mauna na kayo. Sige, kasi dami natin eh. Mauna na yung iba, pero may isa, dalawa, tatlo, apat, lima na nadapa, na iwan. Kung ikaw ay taong nagmamalasakit, eh kung anak mo yun, kung apo mo yun, mauuna ka ba? Hindi ba titigil ka? Kakalimutan mo ang iyong sarili. Kasi sinasabi ng anak mo, Nanay, tulong, Lola, hintay. Yan ang paglilimot ng sarili. Yan ang pagmamalasakit para sa isa't isa. At naalala ng Diyos yan. Ah, sige na po. Ha? Sige na po. Pagnilaya natin yan. Ha? Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo na sa San Roque, pagdasal natin San Roque, tulong naman. Sana malapit-lapit na yung alert level 1. Sana malapit na po. Nawa po, huwag tayong tumigil na magmalasakit para sa ating mga kapatid, alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa langit upang masundan natin si Jesus, ang kanyang anak at matularan siya ng lubos. Tugon po natin, Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang bayan ng Diyos, naway yakapin ang krus ni Kristo at maging mga buhay na mensahe ng pag-asa
sa mga taong ipinagkatiwalang mapasa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan, lalo na yaong mga nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan, manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tayo naway maging mga karapat-dapat na katuwang ng mga taong nabibigatan sa kanilang dinadalang krus sa buhay, manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pangangalaga, manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Makapangyarihang Ama, naway mapanaagan sa aming buhay at sa aming pagkalinga, sa pangangailangan ng iba, ang lahat ng aming pagsisikap na sumunod kay Jesus, hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo. Pang maging dugo't katawan mo, Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awat pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mo kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo marapat naming maialay. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagiliring sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan.
dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bahag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himblay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari, ang mga lay ministers o ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang iwasan ang inyong pagdikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno.
Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinangtutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga kasakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan ng narito kapas sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagtanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan na ilubang magaling. Ihalin mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob ng tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangal sa binyag na ikaw ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong kabutiang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka.
namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.